Pumasok na ang internet sa buhay natin na mga batang 90s. Hindi may pagkakaila na malaki ang naging impluwensya nito sa atin. Nag-upgrade na din tayo ng ating mga nilalaro. Pasalamat talaga tayo dito dahil nauso bigla ang online games. Dito ay maaari na kayong mag-connect ng iyong mga kalaro kahit nasa malayo pa silang lugar o maging ibang bansa. Tommy hotdog may Tommy! Iyan ay sa tulong ng internet. Pag-usapan natin ang mga nausong online games sa Pilipinas na pinagkaguluhan ng mga estudyante sa loob ng computer shop. Sa panahon din na ito, nag-boom ang negosyo ng mga computer shop. Ang mga suki siyempre ay tayong mga estudyante na batang 90s. Narito ang 10 online games na naging sikat noong early 2000. Una ay ang Ragnarok Online. Ito na siguro ang pinakasikat na online games na ating nalaro. Ito ay nirelease ng Gravity Level Up Games noong August 2002. Dito ay naubos ang ating pera dahil kailangan pang loadan ang larong ito para makapaglaro. Nasaan na ang inyong collectible cards from 10 pesos to 500 pesos pa yata. Grabe ang hype nito dahil napasok natin ang mundo ng Midgard. Sa bayan ng prontera tayo nakipagkaibigan sa mga players. Namasyal tayo sa bayan ng assassin sa Morok at magic naman sa Geffen. Ang cute din ng mga monsters katulad nila Poring, Dokebi, Fabre, Lunatic at maraming marami pang iba. Anong job ang pinakauna mong character na ginawa? Swordsman ba? Merchant na nakatambay na mag-vend? O acolyte na scammer ng warp portal? Pangalawa ang Run Online. Ito naman ay na-release noong April 2004 ng Min Communications Incorporated. Anong school ang pinili mo noon para makapaglaro nito? Nariyan kasi ang Phoenix, Mystic Peak, at Sacred Gate. Grabe din ang larong ito dahil school-based talaga siya na may mixed martial arts na fighting scenes. Ang mga role dito ay Archer, Shaman, Brawler, at iba pa. Ang mga kalaban mo dito ay mga gangsters, kailangan mo lang din dito ang magpa-level up para mas mabilis matalo ang mga ito. At kung gusto mo ng mas malupit ang laro ay mas maganda kung sasali ka rin sa mga clubs para makipag-PVP o player versus player. Ikatlo naman ay ang MU Online. Ito ay na-release noong November 2001 ng WebZen. Maraming players ang na-addict sa larong ito dahil sa full screen 3D nito. Ang mga effects at graphics ay pasok na pasok sa mga gamers. Makukulay din ang mga costumes, weapons, at background kaya sulit talaga ang paglalaro nito. Anong klase ang pinili mo dito? Nandyan ang Dark Wizard, Dark Knight, Elf, Summoner, at iba pa. Kailangan mo ditong magpa-level up ng mabilis para matalo ang mga malalakas na mga monsters. Maraming nagkalat na mga monsters katulad ng Goblin, Golem, hanggang sa mga Gorgon at Cellupan. Mayroon ding PvP dito, kaya may chance kang makipaglaban at mapatay ang mga nakaaway mong mga players. Kaapat naman ang Rose Online. Ang Gravity naman ang nag-release nito noong July 2005. Katulad ng Ragnarok Online, isa din itong P2P or pay-to-play pero nung nakuha ng Triggersoft ay ginawa itong F2P or free-to-play. Ibig sabihin ng Rose ay Rush on 7 episodes online. May mga job class din dito katulad ng Soldier, Muse, Dealer, at Hawker. Katulad din ng mga ibang online game ay kailangan mo ring magpa-level para makakuha ng experience para lumakas at mag-level up. Sa pagpatay ng mga monsters ay makakakuha ka din ng mga weapons at materials na kakailanganin mo para sa iyong quest. Ang mga quest ay makakatulong din para mas mapabilis ang iyong pag-level dahil makakakuha ka din ng mga items at experience para mabilis kang mag-level up. Ang graphics naman nito ay sobrang cute at sobrang ganda. Lalong-lalo na ang mga kulay pati ang mga monsters. Panglima ay ang Gunbound. Kung mahilig ka sa turn-based game ay for sure nalaro mo ang Gunbound. Ito ay na-release noong August 2003 ng Softnix. Kung naglaro ka ng Worms ay halos katulad nito. Ang mga characters or artilleries na gagamitin mo dito ay may iba't ibang powers. Katulad nito ay ang Grab, Aduka, Knock Machine at iba pa. Kailangan mo dito ang tamang timing, angle at power para mapatamaan ang iyong kalaban. May mga power-ups din na makakatulong sa'yo para mabilis na matalo ang kalaban. At kung ang power mo dito ay puno na, ay pwede kang makapag-SS para ma-burst ang kalaban. Hindi din mawawala ang pagandahan ng costumes, lalong-lalo na kung nasa higher rank ka na. Panganim naman ay ang O2 Jam. Ang larong ito ay nirelease noong June 2003 ng O2 Media. Kung mahilig ka sa mga sound trips,
mapamellow, hard rock, party pa yan ay pasok yan sa O2 Jam. Ang A, S, D, J, K, L at spacebar ng iyong keyboard ang iyong kakailanganin para makalaro ng larong ito. Ang tamang timing at koordinasyon ng iyong daliri ang susi sa tagumpay dahil ang pagbagsak ng tiles ay dapat mong matamaan. Kasama na din ang beats ng kanta para mas madali mo ring matansya ang larong ito. Ilan sa mga sumikat na mga kanta na nagamit dito ay ang Fly Magpie, V3, Canon at napakadami pa. Ikapito ang Freestyle Online. Ang larong ito ay tungkol naman sa street basketball. 3v3 ang labanan dito. Ito ay nirelease naman noong 2007 ng kumpanyang JC Entertainment. Katulad ng real life na basketball ay nandito ang mga positions ng mga characters na kakailanganin mo para sa matchup. Nandyan ang center, guard at forward. Pagtungtong mo sa specific na level ay pwede ka nang mag-upgrade ng role pero ito ay para sa guard at forward lamang. Ang center ay mananatili na lamang na center. Tamang timing at napakagandang teamplay ang kailangan dito para manalo sa kalaban. Ang mga dunks ng forwards ay napakasolido. Pero dapat mo ding iwasan ang mga blocks ng center dahil matataob ka talaga. Kung gusto mo ng safe scoring ay nandyan ang 3 points ng guard at smooth layup ng small forward. Pangwalo ang Crazy Kart. Nirelease ito noong 2008 na ginawa ng Shanda Group. Nag-racing ka din ba gamit ang owner type jeep? O kaya jeep na sasakyan? Dito ay makikipag-racing ka sa mga kalaban. Katulad nga din talaga ito ng Mario Kart na iba lang sa ibang mga aspeto, environment at maps. Pero same sila ng style. Syempre ang pinakamabilis ang siyang mananalo dito. Sa tulong din ng mga power-ups at weapons ay matatalo mo ang mga kalaban. Iwasan mo ang nakakapagbaliktad ng controls, maging ang saging dahil madudulas ka. Mayroong ding racket na power-ups, kaya kung matatamaan ka nito ay matagal-tagal din bago ka makakabangon. Ikasyam ang Rakyon. Na-release naman ito noong January 2005 ng Softnix. Sa pagkakaalala ko, dito nagsimula ang P2W or Pay to Win. Naalala nyo ba ang epic na Golem War dito? Lahat kayo ay sasalakay para matalo ang Golem na makapagbibigay sa inyo ng magandang experience at item. Pero hindi ganun kadaling matalo yon. Sa tulong din ng iba pang mga characters katulad ng mga Swordsman, Mage, Assassin ay tiyak na magagapi ang kalaban. Isa rin na magandang part dito ay ang PvP. Ang gagaling ng mga combo dito at ito ang iyong kakailanganin para matalo ang kalaban. Ang galing, timing at mga combo ay iyong kakailanganin para matalo ang kalaban sa loob ng ilang minuto. Iwasan mo din dito ang mamatay dahil magiging points ito ng kalaban. Pang-sampu ay ang Grand Chase. Ito ay inirelease noong August 2003 at dinevelop naman ng KOG Studios. Ito ay napakasikat at umabot pa nga hanggang Brazil. Ang mga adventures dito ay napakaganda din, lalong-lalo na ang pagtugis sa Evil Queen na si Kazuyaze. Ang mga dungeons dito ay mayroong mga kalaban na kailangan mong talunin para makakuha ng game points. Magagamit mo ito sa pagbili ng mga equipment para lumakas ang iyong character. Kung gusto mo din ng PvP or player versus player ay mayroon din. Dahil din siguro sa anime style ng characters at mecha gameplay ay maraming nagkagusto sa larong ito. Siyempre kailangan mo din dito ng magandang equipment kaya puspusan ang pagpapalevel at pagtalo sa dungeons para makakuha ka ng magandang items. At iyan nga mga kahenyo ang mga laro na sumikat noong taong 2000. Ito ay mga online games na umubos sa ating pera dahil tayo ay tumambay sa computer shop. Ang iba naman sa atin ay bumili ng pera in-game at items real cash para lamang mapalakas ang ating mga characters. Siyempre, nauso din ang salitang lag dahil sa bagal ng internet ng computer shop na iyong nilaruan. Sa totoo lang ay isa din ang lag na factor kung bakit hindi nagtatagal ang mga players sa isang computer shop dahil nga sa bagal ng internet. Tiyak na nostalgic feels ang mga larong ito. Abangan ninyo ang part 2 mga kahenyo.